Anong kumpanya yung pinapasukan mo? Sa Arta Plus. Ilan taong ka na ron? Mag-iisang buwan pa lang. Ikaw ba ay direct hire o through an agency? Through agency po. Ano ba ang trabaho mo doon? Repacker kasi yun eh. Repacker? Repacker lang ako doon. Tapos pagdating doon, pinaliwanag naman doon sa... ano, sa kumpanya na yun na all around daw. Kahit saan doon sa buong pabrika, pwede ka nilang i-assign. Opo. Yung lugar na yun, nung gabi na yun na nangyari yung aksidente, inutos nila sa'yo na doon ka. Doon, opo, inutos. Kasi ano yun eh, free time. Yung ano, kumbaga break time. Tapos inutos ko na sa barado. Paano ba ang trabaho mo doon? Doon sa yung mismo ng lugar na yun? Nagbabantay sa baso para hindi siya mabarado. Kinain yung kamay opo. Mo? Kinain. Paano nangyari? Meron ka bang kinukuha, ginagano, nilalagay? Wala, yung ito lang. Kinuha ko yung sa baso, tapos ito, nakistidyo lang sa baba. Tapos? Tapos may sako. Kasi napuno yung repacker eh, kasi break time yun eh. Okay. Tapos, ilagay daw sa sako yung mga baso. Then, dito yung sako sa, ano ko, sa baba. Parang natanay sa sako siya. Natangay yung sako, sumama kamay opo. Mo? Doon. Ayun. Iisang bago kanila pa pinag-umpisa magtrabaho, meron ba silang binigay na training? Tinuruan ka ba nila doon sa mga maraming makinarya doon sa loob opo. Ng pabrika, di ba? Tinuruan ka ba nila? Wala po. Tinignan namin sa ano sa CCTV. CCTV lang. Tapos saba ka na sa trabaho? Oo, pagkabukas. Yung gabi na yun, na-aksidente, opo. No? Anong ginawa? Dinala ka ba nila sa ospital? Oo, pero matagal. Paano matagal? Doon pa ako sa, nakahayo pa ako doon sa... Sobrang daming dugo doon. Tapos merong isang lalaki na ginanyan yung kamay ko para yung dugo daw, para di daw maubos. Okay. Sino oo. Itong lalaki? Kilala mo to? Hindi ko kilala. Kasama din doon sa trabaho. Doon ba sa pabrika, meron kayong pinakilala ba sa'yo o itinuro sa'yo yung tinatawag na safety officer? Parang wala din. Required ito sa mga pabrika, no? During the operation, pagka actual na nagtatrabaho na yung mga opo. Tao, meron dapat isang safety officer na tinatawag. Ano siya lang? Yung nagtumitingin kung merong mga mangyayari aksidente or merong mga empleyado doon sa pabrika o sa planta na medyo, alimbawa, merong pagkakamaling ginagawa, babawalan niya or kulang yung mga proteksyon ninyo sa katawan, yung mga protective gear, siya yung sumisita. Walang ganun. Wala. Ano lang po, hairnet at saka always magsapatos. Yun lang. Tapos di na-hospital ka? Opo, na-hospital ako. Ginamot ka? Opo. May gastos doon. Sino nagbayad nun? Yung katiwala daw sa Arta Plus. Binayaran lahat yun? Opo. Sa'yo? Wala. Nung mga araw na ikaw ay, yun nga, na hospital at nagkaroon ka ng aksidente, binabayaran ba nila yung araw mo? Wala. Ang lagi nilang rason, yung SS ko daw bago. Ngayon, bumalik ka na ba sa pagtatrabaho? Hindi pa. July, August, September, October, November, 5 buwan na. Opo. Wala ka pa rin sweldo na natatanggap. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Lisa Laurio. Yes sir, good afternoon. Oo, napag-alaman namin na kayo yung taga-agency. So kayo yung kinontrata ng kumpanya o nung planta para maglagay ng tao do. Kasama na po rito si Lori Joy Sumayo. Ganun po ba yon? Yes po sir. Nalaman nyo na po ba yung aksidenteng nangyari kay Lori Joy? Yes po sir, kasi actually po inaasikaso po namin siya hanggang sa gumaling po siya. Pinapaalam ko lang ho sa inyo, wala ho siyang natatanggap during the time na siya po ay, alam nyo, dahil na-aksidente, nagpapagaling, at hindi ho nakakapasok ng trabaho, hindi raw ho siya nakakatanggap ng sweldo. Nung mga sa unang ano niya sir, binigyan naman namin po siya ng financial assistant weekly po. Okay. Galing po yun mismo sa agency sa amin po. Siguro mga 6 to 7 weeks po yun na binigyan po siya ng pang-budget niya po. Okay. Yun po ba, yung karampatan sweldo niya, yung binibigay ninyo? For 6 to 7? Hindi po. Kumbaga, tulong financial lang po galing ng agency. So, kulang yun doon sa dapat na sinesweldo niya? Yes po. Okay. Kasi kailangan din po natin to para maibigay natin itong kaalaman na ito doon sa tinatawagan natin na taga Employees Compensation Commission po, ano? Kaya po namin inaalam. So, financial assistance na yon galing sa inyo po bilang agency, yes ano po? Opo, yes po. Eh, yung pong kumpanya na kakontrata nyo, yung Arta Plus, nagbibigay din ho ba sila ng tulong financial dito sa empleyado nila?
Sa ngayon kasi sir, wala pa po talaga eh. Pati po yung mga doon sa mga nagastos din po namin. Kasi yung doon po sa pag ano po sa kanya ng baka, doon sa kamay niya, kami pa lang po yung ano, kumbaga sumagot po doon sa lahat ng mga gamot niya. Nakipag-opera at saka yung bakal po. Okay. Nakipag-ugnayan naman po kayo doon sa kumpanya? Ako, naisabi naman po namin yun kaagad sa company, pati po yung breakdown, yung lahat po ng mga resibo na ginastos po namin. Alam po naman yun ni Joy. So, yung pati ho yung sa pag, yung hospitalization, yung mga, kayo po muna ang nagbayad? Yes po, sir. Until now po, maliwanag po ngayon na until hanggang ngayon, wala pang nilalabas na pera ang Arta Plus. Ang nailabas lang po nila, sir, yung unang first aid po mismo, yung pagtugod mismo sa ospital hanggang sa pag-uwi niya po nung araw na yun, sila po yung nagbayad po noon. Okay. Pero yung mga sumunod na po, kami na po yung mga nag-assist sa kanya hanggang sa maoperahan po siya. Okay. Kasi ang sabi ko naman po sa kanya, antayin lang natin mag-fit to work, yung maging okay yung kamay mo, yung paglagay po ng bakal sa loob ng kamay niya po. Sa tingin niyo po ba tatanggapin pa siya uli ng Arta Plus? O bilang agency, papalitan niyo na ho siya? Nakikipag-usap pa din naman po kami sa company. Inaantay lang namin po siyang maging fit to work, maging maayos po yung kamay niya. Wala okay. naman pong problema kung gusto niyang bumalik or ano, bibigyan naman din po namin siya ng ibang trabaho pagka okay na po siya. Bibigito naman po yung agency okay. sa kanya. Ma'am Lisa, napag-alaman namin na kayo agency, hindi ho siya direct hire, ano? So, yes, ang kontrata niyo po, mag-supply ng trabahador doon sa kumpanya? Yes po. Opo. Ngayon, doon sa meron ho bang kontrata na pinirmahan yung kumpanya direkto dito kay Lori Joy, yung tinatawag natin na employment agreement o contract? Sa ngayon po, wala po eh. Ano lang po yun, contract po niya sa agency, din yung contract naman namin po between company and agency. Okay. Magkano ho ang sweldo niya? Doon sa kontrata po ninyo, ano ho nakalagay na sweldo niya? Nasa ano naman po sir, 570 po. Yung 570, ano pa ang kasama doon? Overtime pay. Nababayaran po ba siya? Kung sakasakali mag-overtime siya, mababayaran ho ba siya? Mababayaran naman po yun sir. Yung 570 po? Nasa under, ano pa lang po sana siya, nasa under observation pa lang po sana siya. Ibig niyo sabihin, dahil under observation siya, hindi siya pwedeng bayar, hindi na siya kailangan bayaran ng overtime? Katama na din po yun sir. Doon sa, five, din po talaga siya doon sa 570? Opo. 12 hours kasi. 12 hours, 570? Opo. 7 to 7. Magandang hapon po, Engineer Batino. Yes, yes, magandang hapon din po, Attorney. Meron ho tayong empleyado rito, employed through an agency na doon ng isang manufacturing corporation sa Valenzuela okay. na na-accidented po during the time na siya ay on duty. Mm-hmm. Opo. Ngayon, ang issue po rito, unang-una po, ano, nasabi niya, sinagot naman daw po yung hospitalization niya. Kaya lang, ang issue po rito, engineer, kulang yung tulong pinansyal na binigay sa kanya. Unang-una, 6 months na ho, no? July, August, September, mga ganon, hanggang ngayon. Hindi raw ho siya binabayaran ng sweldo. Wala raw ho siya natatanggap na sweldo habang nagpapagaling siya. Pwede niyo po kaming bigyan ng liwanag tungkol dun sa mga yung mga benepisyo na dapat na matanggap niya ng isang empleyado? Yan po, yung mga benepisyo ang kailangan matanggap ng isang empleyado habang nasa lugar ng paggawa, katulad nga nung narinig ko kanina, ang pinag-uusapan nyo, overtime, mga ganon. Yan po ay usapin sa Department of Labor and Employment. Ngayon po sa side naman po ng Employees Compensation Commission, yan po, base sa facts na in-state nyo kanina, work-related po ang aksidente, hindi po ba? Opo. So, ang employer po ay may responsibility mag-file sa SSS. O para ito namang ating manggagawa na na-aksidente dahil ito'y work-related na injury, ay magkaroon ng Employees Compensation Benefits. Pero just the same, ang magpa-file po nito is yung employer kasi po may mga requirements po, may mga documents na isasubmit ng employer through online. Meron po kasing SSS, my SSS account
ang mga employers natin eh. So through that online submission, dapat po maparating sa SSS yung claims for employees compensation benefits. Ang sitwasyon po nito, engineer, ano, 1 month pa lang daw po siya dun sa trabaho. Okay. There is a possibility, engineer, na hindi pa na-re-rehistro yung SSS niya. Okay. Oo. Ano ho ba ang consequences no? Ano ang dapat niyang gawin pagka ganun? Ganito po, attorney, ano, sa batas po natin, sa employees compensation, sa batas po natin, ang coverage po starts from the first day of work. Correct. So kahit yan po ay hindi pa nai-re-record, ika nga, hindi pa nare-report ng employer sa SSS, hindi pa rin nahulugan, covered pa rin po yan dahil yan ay work-related na accident. So, kumbaga sa ano, maifafile pa rin po ang claim sa level ng SSS para aksyonan po ng SSS. Dahil siya po ay mandatory miyembro ng SSS, hindi po ba? Yes, dahil siya ay isang manggagawa, meron siya employer, yan po ay mandatory member ng SSS, in which case mandatory miyembro rin po siya ng employee's compensation. Kahit na isang buwan ka pa lang, halimbawa, day one, aksidente ka na, covered ka na ng SSS. Ano? Yes, sir. Yan ang dapat natin na liliwanagin ngayon dun sa employer mo. Opo. Kasi, sir, meron din pong issue rito na si Lori Joy po, hindi ho po siya direct hire. Meron hong agency involved dito. Okay. Okay. Ang liability po, yung pagdating po dun sa registration nila sa ng coverage nila sa SSS. Siyempre, sa employer po yun, ano? Yes, hindi na sir. Sa agency. Sa direct employer po yun, attorney. 12 oras sila nagtatrabaho, 570 lang. Pero ang pagkakalam ko, attorney, hindi po ba sa atin sa National Capital Region, minimum wage po yung 570. Opo. So wala pa po yung mga components ng wage-related benefits tulad po ng overtime, night shift. Yes, pero sir. Just the same, attorney, ha? Binibigay ko lang po yung, yes, yung ayon sa pagkakaalam ko. Opo, pero opo. Ang authority ho, para sumagot sa mga ganyang katanungan ay yung Department of Labor. We understand, sir. We understand. Sobra-sobra na nga po yung tulong ninyo. Ang na-discuss po natin in so far as the benefits is concerned pagdating dun sa work-related accident na nangyari. Magandang hapon po, Mr. Gabriel Suliman. Sir. Opo. Kayo po yung HR head ng Arta Plus Manufacturing Corporation. Not really an HR, sir. Hindi man talaga. Parang katiwala ako dito. Ah, okay, sir. Okay. Hindi man talaga HR kami, no? Okay. Nandito po ngayon sa amin, dito po sa tanggapan ng RTIA and yes, on air po yung isa pong empleyado ninyo. Kung alam nyo yes, po, no, na siguro naman opo. Alam nyo na naksidente ito si Lori yes, Joy. Sir. Yes, sir. Opo. Pag-alaman po namin na maulit ko lang po uli na nung naksidente siya, sinagot po ng agency yung mga gastusin sa pagpapagaling sa kanya at binigyan po siya ng tulong pinansyal, mga 7 weeks daw, pero medyo kulang daw po. Okay. At naparating din po sa kaalaman namin na ang sweldo daw po niya dyan sa inyo is 570 pesos per day, 12 hours shift. Totoo po ba yon? Nung na-disgrasya po siya, sir, hindi po agency ang unang sumagot sa kanya, sir. Okay. Una-una, dinala po namin siya sa orthopedic at pinagamot po namin siya. Okay, then maraming salamat po. Opo. Opo, tama po. And after that, ako po sumama sa kanila dyan sa orthopedic at ako po nagpapantay sa kanila para ipagamot po sila. At umabot pa po kami ng mga siguro mga 2 weeks. Maraming salamat po doon sa opo, ginawa niyong tulong. Ano po? Opo. Mababalik naman po tayo doon sa tinatanggap niyang sweldo po na 570 for 12 hours of work. Sa tingin niyo po ba tama po yun yung ano na yun? Sa tingin ko nga po, kasi nga po 12 hours kami, no? Pero kasi, ang topic natin dito is about them at saka sa agency na about sa pagtulong. Opo. And then sabi ko sa kanila, in case na anything na kailangan nilang harapin, makipag-usap lang sa agency at nandun kami along sa agency. Ibig nyo sabihin, wala kayong responsibilidad sa kanila? Ang may responsibilidad yung agency? Yan po ba ang ipin? Ang ipinupunto nyo rito? Kami sa agency kung ano po kailangan nila. Hindi po kami nakipag-undayan sa kanila. Sa agency po kami kung ano need. Empleyado nyo po siya. Nagtatrabaho opo. Po sila dyan sa inyo. Opo. Oh.
Hindi ho sila pwedeng dumiretso sa inyo? Alin po? Kasi po, sir, kaya nga po lahat po na ginagawa po namin ay diretso sa agency para mas clarify po. Hindi ho pwedeng kayo na mag-asikaso tungkol dyan sa reklamo niya na 570 lang? Ni sweldo niya? You mean, sir, na ako po yung gagawa ng mga... Opo, HR po kayo eh. Ano hong trabaho ng HR dyan sa kumpanya ninyo? Madami po akong trabaho, sir. Honestly, hindi lang ho ako... Wala ho kayong pakialam sa sweldo ng tao ninyo? Meron po naman, sir. Sino ho ang pwede kong kausapin tungkol dyan sa sweldo ng tao ninyo? Oh, sige po, sir. Bigay ko na lang po, sir, pag ano. Abot ko po sa inyo yung number. Okay. Kasi po, tinatanong lang po namin, huwag nyo ho kami ipapasa sa agency dahil po, yung empleyado nandoon na po sa inyo, nasa kumpanya na po ninyo. Opo. Oh, kung anuman pong kontrata ninyo doon sa agency, wala na ho kaming pakialam doon. Ang pakialam namin, ang empleyado niyo na aksidente doon sa planta ninyo. Opo, sir. Meron na po kayong responsibilidad. Mm-hmm. Yes, sir. Meron na ho kayong tungkulin. Opo. At pagdating po rin sa sweldo, wala rin hong pakialam yung agency. Kayo po ang dapat kausapin doon. Opo, sir. Okay. Sige po. Eh, hindi po ako nagagalit sa inyo, kaya lang, maliwanag ang usapan natin, sir, ano? Opo, sir. Opo. Okay. Naiintindihan ko po kayo, bakit po kayo ganyan mag-self-item? Okay, sige. Naiintindihan ko po kayo. Pwede rin tayo mag-request na magbumusita dyan ang labor. Gumawa ng visitation para tingnan yung mga sitwasyon ninyo dyan, mga empleyado. Katulad po nito, baka total HR ka, no, sir, ano? Meron po kayong safety officer sa planta? Meron po, sir. Meron? Nung gabi na yon, nandoon po ba yung, on duty po ba yung safety officer? Opo, sir. Kasi nadala po siya sa hospital. Ay, ang nagdala po yung safety officer? Hindi po, sir. Ano lang, nagtrabaho lang doon. Ha? Ang nagtrabaho lang doon yung lalaki. Oh, hindi raw po. Oh, safety. Hindi, anyway, sir, sinabi mo may safety officer. Yes, on sir. Duty. Every time na nag-ooperate yung planta, merong safety officer. Meron naman po, sir. Okay. Sige, I will take that as gospel truth. So, isasama na rin po natin yung request for inspection. Hindi lang namin tratatuhin ngayon yung problema mo, gagawin na natin pangkalahatan nito para doon magkandak ang dole ng inspection tungkol sa sweldo, tungkol sa mga safety measures and protocols doon sa kumpanya. Ano? Ikaw lang ang magiging parang susi at nagpunta ka rito sa amin ngayon. Bilang tulong, gagawa pa ho kami ng karampatan na aksyon para ma-inspeksyon yung kumpanya at matignan yung mga sweldo ninyo, benepisyo ninyo, at yun nga, yung mga safety measures na ini-implement ng kumpanya kung nagko-comply sila. Ano po? Engineer, napakinggan nyo po yun, ano? Yes, sir. Oo. Yes, loud and clear po. So we will contact you again pag kung anong development dito, sir, ano? Sana yes, po, sir. Sagutin nyo po ulit yung mga tawag namin. Anytime po, attorney. Okay. Ha? Maraming salamat po sa inyo, engineer. Maraming salamat sa tulong nyo, engineer. Maraming salamat din po sa pagkakataon, attorney. Sige, ganito na lang po, ano, Mr. Suliman, ano? Idudulog ho namin sila sa labor at magre-request po kami na magsagawa ng inspection dyan sa planta ninyo. Siguro naman na andyan dyan po kayo para pagsabihan nyo na rin po yung may-ari o yung yung korporasyon, kung korporasyon man to, na magsasagawa yung DOLE ng inspection po dyan. Okay. Kasamahan po namin kayo para makapag-settle po kayo regarding po doon sa complaint po ninyo. Lahat-lahatin na po natin, ano, para hindi lang kayo, ha? Hindi lang kayo po, ano? Lahat-lahatin na natin yon. Pag nagsagawa ng inspeksyon ng DOLE yan, lahat yan, pati yung mga benepisyo ninyo, lahat na po yan natin. Yung safety ninyo sa workplace, isasagawa yan. Mm-hmm. I'm sure magkakaroon ng improvement dyan sa workplace ninyo.